Welcome back sa aking YouTube channel, mga katropa. Ngayon, maisa na naman tayong i-resolve na problema ng isang sasakyan. Mazda CX-5, mga katropa. Meron siyang shift shock sa second gear, upshift, mga katropa. Tsaka sa second gear, downshift, may shift shock siya, mga katropa. So ngayon, tinest drive ko, yun nga yung trouble niya, mga katropa. So ngayon, tinest drive ko siya, wala naman siyang check engine, mga katropa. Wala siyang kung ano man signal ng AT, ng automatic transmission, kahit ano, wala siyang ilaw na nakalabas dito sa cluster panel, mga katropa. Kaya, ito nga, tinest drive ko, may problema nga. So yun, mamaya sasalangan natin ng scanner para makita nyo na talagang walang problema o may problema ba. So, kasi dinala rito ng ganyan, tinest drive ko, wala naman nakailaw nga. Ayan nga, mga tropa. So ngayon mamaya testingin natin sa scanner kung meron ba talagang trouble o wala, mga katropa. So ayan, maraming salamat sa mga subscriber, sa mga viewers, tsaka sa mga hindi pa nakasubscribe, magsubscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga video, mga katropa. Ayan, mga katropa. So ngayon, nasa labas nga ako. So tinest drive ko siya. Yun nga, meron siyang pag upshift, meron siyang shift shock. Pagka downshift naman, magbe-break ka na, bababa yung shift, magda downshift, may shift shock siya sa second gear. So ayan yung re-resolvean natin ngayon, mga katropa. So alika, balik muna tayo sa workshop, tapos scan natin, mga katropa. So eto, katropa, nandito na tayo sa workshop. Nakita nyo naman, wala siyang code na light, mga katropa. Ayan. So ayan, nakasalang yung G-scan natin, binabasa pa para makasigurado tayo. Ayan, scroll natin, tingnan natin kung mayroong trouble code sa baba. So ayan, meron siyang isang CMU antenna. So hindi siya connected sa shift shock, mga katropa. Ayan lang yung trouble code niya, mga katropa, antenna lang. So ayan, walang trouble code. So ayan, mga katropa, walang trouble code, mga katropa. Kahit dito sa G-scan natin, walang nakitang trouble code. Ayan. Pero may shift shock siya, mga katropa. So yung gagawin natin, mga katropa, papalitan ko na lang siya ng ball body, mga katropa, para ano, matesting natin, mga katropa. Kung wala naman tayong pan-testing, mga katropa, eh decision pa rin naman yung ano niya, mga katropa. Balbadi pa rin talaga yung ano diyan, yung problema niyan, mga katropa. Kaya sa balbadi tayo. So papalitan ko ng balbadi, mga katropa, para ma-testing natin, mga katropa. Kasi umbaba pa ng mileage niya, mga katropa, 22,000 lang siya kilometer. So eh, ito naman ay warranty naman, mga katropa, kaya wala tayong ano, papalitan natin, kaya wala tayong problema, kaya papalitan natin ng balbadi na bago, mga katropa. Ipapakita ko sa inyo kung paano palitan ng balbadi para may idea kayo kung sakaling magbaba kayo ng balbadi yung mga sasakyan nyo, or mag DIY kayo yung babaan yung balbadi ng sasakyan nyo, or sa mga ginagawa nyo, mga katropa, para alam nyo rin, mga katropa. So ayan, babaan na natin balbadi, mga katropa. So ito, mga katropa, tatanggalin mo natin itong air cleaner housing assembly para makita natin yung wire dun sa ng mga solenoid niya, para hindi na abala pag hinugot, mga katropa, kasi papalitan natin ang balbadi. So kiklaim ng warranty, sa warranty, mga katropa. Makita nyo naman, wala tayong nakitang trouble. So palitan natin ang balbadi assembly, mga katropa. So ngayon, tatanggalin ko muna itong air cleaner para makita natin yung mga wiring dito sa baba, mga katropa. So tanggalin natin muna yung battery, mga katropa. Thank you.
ayan mga katropa, dinrain ko na. So, itutuloy na lang natin sa next Monday. Kasi Saturday ngayon, oras na. So, uwian na. So, kaya drain muna. Para sa Monday, doon natin ibababa yung balbadi mga katropa. Para makita nyo. Okay? So, ito na mga katropa. Itutuloy ko na yung balbadi. Ngayon, babaklasin na natin mga katropa. Ito mga katropa, sakit. Kailangan natin tanggalin yan kasi konektado sa ano yan, sa balbadi. So, nandito lahat ng mga wiring ng mga solenoid mga katropa. So, hugutin natin yan. May clip lang siya rito. May clip siya rito para tanggalin itong lock mga katropa. Ayan. So, ayan, natanggal na natin. So, kailangan tanggalin natin itong clip din dito sa pinakaano niya para mahugot natin to kasi kasama natin ibababa to mga katropa ito socket. So tanggalin natin tong clip. So itong clip na to tatanggalin natin mga katropa. So ayan, itanggal niyan. Doon na tayo pupunta sa ilalim naman para tanggalin yung oil pan tsaka yung balbadi kasi dito tanggal na. So ngayon mga katropa, tatanggalin natin tong oil pan para mailabas natin yung balbadi. Tapos bago natin tanggalin yung oil pan, siyempre tatanggalin natin yung mga 10mm na bolt paikot sa kanya mga katropa, paikot yan mga katropa, yan yung tatanggalin muna natin. So mga katropa, tatanggalin natin yung mga 11 volts niya para ma-cool down natin yung balbadi assembly mga katropa. Sudah apa rasa ada? Ini dalam deh kak, yang main lah. So, ito mga katropa, na ibaba ko na yung balbadi. So, ayan yung pinaka ano niya sa loob mga katropa. Component niya, ayan. So, ngayon bibigyan ko lang kayo ng konting review sa balbadi mga katropa. So, ito yung kabuuan ng balbadi. Ayan yung mga solenoid niya mga katropa. Ayan. So ito yung oil pan. Ito naman yung ATF filter. Ito naman yung bolt niya. 11 lang siya yung tatanggalin nyo. Tapos may dalawa sa filter. Ayan dito tsaka dito. Yung dalawang maliliit na yan. So 11 lang na bolt yan. So kayo, bibigyan ko kayo ng konting review mga katropa about sa valve body. So ito nga pala yung manual valve. Ayan. Yung manual valve niya. So ito yung, kung nakikita niyo yung kulay green. So ayan.
yung kulay green na yan, kung nakikita nyo, yung nakalikit sa manual valve, ayan yung pinaka inhibitor switch niya mga katropa. Ayan yung nag-shift kung saan yung PRD PRND 210 1L2, yan mga katropa. So ito naman yung output speed sensor. Ito naman yung input speed sensor mga katropa. Yan. So ito naman yung coupler component niya, yan, papunta sa solenoid, ito socket. Tapos ito naman yung nandito sa loob yung transaxle range niya mga katropa. So means yung kabuuan na to, ito yung TCM niya mga katropa, yung kabuuan na kulay itim na yan. So ayan yung TCM niya. Ito naman yung pinaka valve body niya, control valve body. So ayan, ito yung pinaka TCM niya, yung kabuuan na yan. So ito naman yung ATF sensor, yung mga ganyan, ito yung ATF sensor yan. Ayan. So ayan, ito yung pinakabuong TCM. Ito yung ulitin ko, yung output speed sensor. Yan, dalawa yan, output, input. Yan, transaxle. Yan, ito transaxle range switch. Yan, ito yung coupler nya, yung socket papunta sa mga ball body. Ito naman yung kabuuan nito, ito yung TCM, yung kulay itim na yan mga katropa. So ayan, konting review lang mga katropa dyan sa ball body. Ito yung mga solenoid, ayan, ATF sensor. So ayan mga katropa, tsaka yung mga bolt na kailangan tanggalin, 11, tsaka dalawa sa filter, tsaka ATF filter, tsaka oil pan. Ayan mga katropa. So yan lang yung konting review na ma-i-share ko sa inyo mga katropa, para lang alam nyo. Manual valve, inhibitor switch, parang ayan, nandiyan sa loob, nandito na lahat mga katropa, yung inhibitor switch, TCM, yung mga output input speed sensor, ayan nandiyan na mga katropa. So ayan mga katropa, ano na natin, ibalik na natin, install na natin yung bago mga katropa. A few moments later. Ayan mga katropa, kakabit na natin yung valve body mga katropa. Pero dapat check nyo lagi yung kung saan merong o-ring mga katropa. Yung mga ganyan yan, kulay itim na yan. Yan yung mga check nyo. Kasi pag wala yan, loose pressure na tayo mga katropa. Yung mga ganyan. Sa mga ibang transmission, meron din mga o-ring sa taas ng valve body, meron din mga katropa. Kaya dapat sinecheck nyo yan bago nyo isang pa yung valve body. So ngayon, kakabit natin yung valve body. Tapos isa pang tip mga katropa, yung sa manual valve nya, sa valve body kailangan center sa shifter nya dito. Pag hindi, hindi nyo ma-shift mga katropa. Kakabit na natin yung oil pan para makompleto na natin mga katropa.
kompleto na naman natin sa taas yung wiring. So ngayon kukompleto na natin dito mga katropa, tapos lalagyan natin ng oil. Lalagyan natin ng 5 liter. Nilagyan ko muna ng 5 liter. Mamaya susukatin na lang kung kulang ba o sobra pagka umandar na. So yung ine-next natin dito mga katropa, 5 liter muna tayo, wala naman lumabas. So ito mga katropa, napalitan na natin ng balba, dinalagyan na natin ng ATF. So ngayon ito yung mga ilaw niya. So tapos pag inapakan ko yung brake pedal, ayan, tapos isiship ko, ayaw niya mag-ship mga katropa. Yan. Tapos pag pinindot ko tong ship lock, pipindutin ko yan, tapos isiship ko. Teka, isiship ko muna, pipindutin ko, tapos isiship ko. So ayan nga, pinindot ko tong ship lock, tsaka lang siya nag-release. Pero may ship shock siya mga katropa. Tapos mapapansin nyo, wala siyang naka-indicate na kung ano yung ship na sinip mo mga katropa. So ibig sabihin, hindi pa konektado yung TCM niya sa mga module na dapat siya mag-connect mga katropa. So ngayon, ibabalik ko muna. Yan. So hindi natin siya masiship. Yan, di ba? Ayaw mag-ship mga katropa. So ngayon, kailangan natin siyang i-reprogram mga katropa. I-reprogram muna natin siya. So ngayon, ayan. Nakaset na yung ating scanner. So, re-reprogram natin siya mga tropa. Module programming. Ito lang yung hirap sa Mazda mga katropa. Pag magpalit ka ng ball body sa mga new model, kailangan i-reprogram. Sa mga old model, hindi naman mga katropa. Hindi na kailangan i-reprogram. Dito lang sa new model. So, ayan. Dito tayo sa module installation. Punta tayo sa TCM. Ayan. So ayan, tignan natin ulit. Yes. Ayan. Susundan lang natin yung sinasabi ng scanner kung ano yung ano niya. Okay, sorry files, the checking for files. Yes. Ayan, sabi na ignition switch on, yung on lang natin. Ayan. Off natin, 0. Check. Check natin. Install a new module in vehicle. Na-install na natin. Check na natin. Switch on natin. Tapos check. Auto may starts recording. Zero natin. Yan. Yung switch. Naka-zero. Check. On natin. Yan. Naka-on na. Auto may starts recording. Yan, dinadownload niya yung data ang katropa.
Hintayin lang natin. Ngayon yung kakahibaan ng ibang ano mga katropa sa mga old model tsaka sa new model. Yan, ito nga example natin itong Mazda. So siguro naman sa mga ibang model na bago, ganun din siguro mga katropa. Kailangan din i-reprogram. So yun yung hirap pag wala tayong scanner na talagang ano, pang-program na para sa Mazda talaga. And waiting. Naka-on tayo pero wala siyang ano. Ibig sabihin niya nag-ano yung data niya. Yan, umilaw na. So yun nga palang problema nito mga katropa, yung downshift niya sa second gear tsaka upshift, may shift shock mga katropa. So nagpalitan ng ball body, claim natin sa warranty. Ito isang halimbawa lang mga katropa na nire-review ko, pinapakita ko sa inyo. Okay, zero. Okay, para lang merong magkaroon kayo ng idea mga katropa. Yeah, tapos na mga katropa. So punta tayo dito sa ano, on natin tayo dito sa data self test. Burahin natin yung ibang trouble code. So ayan yung mga trouble code, ang dami. So ayan, so i-clear natin. So matagal lang, ang bagal lang ng ating scanner mag-process. Check natin kung ano pa yung trouble niya. So okay na lahat, nakapass na mga katropa. Ayan. So ibig sabihin wala na siyang trouble. Ayan. So na-reprogram na natin. Ngayon start natin. So ngayon tingnan natin kung may shift na natin siya.
So ayan, okay na siya mga katropa, na-ship na natin kasi na-reprogram na natin yung bagong balbadi, na i-reprogram natin sa system niya mga katropa. So okay na, na si-ship na. So okay, ngayon observe, ayan, nakita nyo na kanina, ayan, kanina wala yan, hindi natin siya ma-ship, tapos ito wala tong signal na yan. So ngayon meron na yan mga katropa, RND M1, M2, oh, M1, ibig sabihin ng M yung manual niya. So ayan, okay na. So ngayon kukompletuhin ko, tapos i-testing natin ngayon mga katropa para malaman natin kung okay na yung shifting niya. So yung nga palang problema, yung shift shock sa second gear tsaka upshift at downshift, may shift shock siya sa second gear. So ayun, ngayon titestingin natin yun. So ayun, nakita nyo naman yung ano kanina, yung ginawa ko tsaka yung konting review sa balbadi mga katropa, para lang magkaroon kayo ng idea. Ayan mga katropa, so na-reprogram na natin mga katropa. Ayun, kakabit ko muna yung cover, tapos i-test drive natin mga katropa. Obserbahan natin kung nandun pa rin yung trouble. Ito na natin ngayon, i-test drive naman natin. So ayan katropa, i-test drive natin ngayon. Mag-umpisa tayo sa first gear papuntang second gear. Tignan natin kung mag-upshift pa siya, tsaka kung pag downshift ay may shift shock pa rin. So ayan, naka-end tayo, hintay lang natin makalagpas yung mga sasakyan mga katropa. So ayan, first gear tayo, second gear wala, okay na, third gear, fourth gear, fifth gear, so good mga katropa. Ayan mga katropa, okay na siya, wala na siyang shift shock. So ayan mga katropa, okay na yung project. So wala na siyang shift shock sa second gear, upshift tsaka downshift. So far okay na. So ngayon, ayun nga mga katropa, yung isang dahilan ng ano, wala siyang trouble code pero may shift shock. So ayun nga, dinesisyon ako na palitan ng balbadi mga katropa, kasi wala man siya, wala man trouble code na lumabas para hanapin.
So kung sana may trouble code para hanapin, kung sa wiring ba o sa solenoid ba yung problema, eh kaso wala ngang trouble code mga katropa na lumabas. So final decision ko yung palitan ng ball body assembly mga katropa. So wala namang problema kasi nga warranty claim. So at least kahit papano na ipakita ko sa inyo kung paano magpalit ng ball body at yung konting review sa loob nung sa may part ng ball body mga katropa. At least alam nyo, at least magkaroon kayo ng idea pagdating sa ball body mga katropa. So ayun nga, na-share ko sa inyo yung ganong trabaho pagdating sa ball body, paano tanggalin, paano ikabit yan, at mga ilang parts na kung anong name niya, ayan, na-i-ano ko sa inyo, na-i-share ko sa inyo mga katropa. Para may idea lang kayo kung sakali maka-encounter kayo ng ganong style na ball body ng Mazda CS5, yan, new model. So, ayan, na-i-share ko sa inyo. So, maraming salamat sa mga subscriber, viewers, at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa aking bagong video mga katropa. Hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all, para lagi kayong update. So ayan mga katropa, na-share ko na sa inyo. Hanggang dito na lang. Stay safe, stay tuned, God bless. Bye. Thank you for watching mga katropa. See you my next video.